people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh at fresh overload talaga. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So syempre excited tayong lahat. Dahil mamayang gabi nga, magaganap na ang Mr. Supranational. So, ito yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi, ang pambato natin na si Brandon Espiritu ay talaga naman, oh my gosh, marami ang natutuwa sa kanya kasi ang lakas daw ng laban sa Mr. Supranational. At syempre, lahat tayo excited para kay Brandon. Dahil pag nauwi niya ang corona ng Mr. Supranational, siya ang kauna-unahang magiging history, di ba? Remarkable to. At sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, mananalo ba si Brandon mamaya? To be honest ako ha, naloka ako doon sa mga comments, sabing ganon, paano siya mananalo? Eh, maliit siya. Ayun yung unang sinabi. Tapos pangalawa, paano siya mananalo? Eh, wala naman siyang balbas dito at saka bigote. Eh, mga nananalo dyan, may balbas at bigote. So, kailangan talaga magpalagay ng balbas at bigote para manalo. So, ako naman, para sa akin, hindi naman yan ang magiging basihan. So, nagkataon lang na ang bawat nananalo sa Supranational, siguro may balbas at bigote. Pero, syempre, pwede din naman mag-break yan. So, ako ha, kung ako tatanungin ninyo, yung kagwapuhan ni Brandon, Supranational, Diyos ko, pag pinakawalan mo pa yan, mahihirapan na kami magpadala pa ng more. Diba? So, yun, more than pa sa kanya. Napakagwapo ni Brandon. Yes, totoo, maliit lang si Brandon, pero kung titignan mo naman, talaga naman palaba niya. Masabi nga ganun, small but terrible. So, yun. So, marami kasi na-imbiyer na kay Brandon kasi lagi daw niya sinasabi na, I'm from Guam. So, I raised in Guam. O, ganon. Pero ako kasi, para sa akin, okay lang yan. But, daladala naman niya ang Philippine sash. Ganon. At saka, in fairness talaga kay Brandon, napakagwapo talaga. At, alam mo yun, makarisma. So, ako nakikita ko na malaki yung chance niya para sa corona. So, kung sabi ko nga kanina, kung hindi runners-up to, title to. Pero malakas yung kutob ko, mukhang magta-title siya. So, yon. Sa mga lalaki, tatlo ang tinitignan natin na malakas talagang pwede niya makalaban. At talagang masasabi natin, matatangkad to ha. Mr. Venezuela, malakas din. Sobrang lakas na pwedeng mag-uwi ng corona ng Mr. Supranational ngayong gabi. Aminin ninyo yan. Iba din yung ipinapakita ni Mr. Venezuela at talaga namang masasabi ko, oh my gosh, talagang medyo nakakatakot. At hindi lang yan, si Mr. Venezuela, I think malakas din si Mr. South Africa. Mm-hmm. So, isa din yan. Iba din yung ipinapakita ni Mr. South Africa. At saka si Mr. South Africa may bigote din at balbas. So, pwede din manalo. Diba? Nakakaloka. At isa pa, malakas din syempre si Mr. Philippines. So, silang tatlo talaga yung tinitignan natin. Actually, pwede din pumasok si Czech Republic at saka si Peru. Pwede din si Spain at saka si Laos. So, hindi natin alam. Pero, yung laban dito ni Brandon, hiyahan tulad ko na paala Pauline Abelex na 2.0 katulad nung nakaraan taon na sobrang lakas. So, kung malakas si Pauline, ganun din kalakas itong si Brandon na pwede mong isipin na, oy, pwede mag last two standing to. But kung magla last two standing, I think Philippines and Venezuela. Or pwede din Philippines or South Africa. Or pwede din Venezuela and South Africa, wala si Philippines. Charot. So, yun. Depende. But, syempre, wish all the best para kay Brandon sa laban niya dito sa Mr. Supranational. At saka, syempre, supportahan at ipanalangin natin. So, kailan ng Supranational mamayang 2 a.m. Philippine time. So, yun. And then, hindi lang yon, nanalo din si Brandon. Isa din siya sa mga pinagpipilian dahil pasok siya sa top 3 ng tawag dito, Mr. Influence. Ang nakasama niya dito ay si Myanmar,
si Venezuela, kung di ako nagkakamali, si Myanmar, si Venezuela. Ah, okay. Si Brazil pala, I'm sorry. Si Brazil, si Myanmar, and Philippines. Sila yung top 3. So, hindi ko pa alam kung sino yung winner. Si Myanmar ba, or si Philippines, or si Brazil. So, mamaya siguro i-announce sila. But good luck talaga. So, yon. So, sa mga ganitong ano, talaga napapansin talaga si Brandon. Pero may nagtatanong sa akin kung halimbawa daw ba sumali ng Mr. Supranational yung nanalong Miss Grand International 2023, tingin mo mama sa mananalo? Oo naman, ang gwapo nito sa kamukhang dakila Harrison Plaza, di ba? So parang feeling ko kaya niyang manalo kung ako ang tatanungin mo. Pero syempre depende yun. Saka sana magpapayat siya konti kasi parang, alam mo yun, ang bigat-bigat ng dinadala niya. Pag nakikita ko, rumarampa siya, parang bigat na bigat siya sa sarili niya. Anyway, good luck. At eto pa, may isa pa. So, malakas din kanina yung national costume ng ating pambato na si Alitea ay talaga naman, oh my gosh, gusto ko yung sampagita emote niya ha. Ang ganda ng presentation niya doon, ang ganda ng execution niya, tama yung galawan na ipinakita. So yon, so bongga, so purihin natin ang NatCos natin, o diba? Kasi ang ganda-ganda ng presentation talaga ni Alitea. At thank you so much sa nakakreate niyan. Ang ganda, ang bongga. At talagang nadala naman ng bonggang-bongga ni Alitea sa pag-i-emote sa entablado. In fairness naman sa kanya. So, para sa akin, sino ang top 3? Ako, siguro, Brazil. Maganda yung NatCos ni Brazil. Ganda din ang presentation niya. Talagang dito, naramdaman mo na laban si Brazil. And then, of course, gusto ko rin si Nigeria. Gusto ko yung eksena ni Nigeria kasi ang bongga. But sabing ganon, maganda din daw yung kay South Africa. Mm-hmm. Totoo naman. So kung maganda yung kay South Africa, isama na natin syempre si Miss Thailand. Si Miss Thailand yung performance niya dito, to be honest, hindi ako na-impress. Kasi parang nakita ko na yung galawan niya. Parang iisa na lang yung galawan niya. Sobrang energetic. And then I think baka ayun na magpaliguwak sa kanya. Charot. So yun, so tingnan natin. But for me, I think ha, si Brazil, Philippines, and Nigeria. Sila yung tatlong gusto ko. Ewan ko sa inyo kung sino yung nagustuhan ninyo. But kung sino man yung nagustuhan ninyo, bongga yan. And then, sabing ganon, galawan ni Pauline Amelex versus galawan ni Alitea. Mama Sam, kakabog ba si Alitea katulad ni Pauline Amelex? To be honest, syempre marami na hinaan kay Alitea. Syempre, sabi nila, hindi ganun ka-energetic. Si Pauline Amelox na malaban na laban naman noong nakaraang taon. But ako nakikita ko na possible din naman makipaglaro, possible din naman na ligwa. Hindi ko kasi alam kung ano yung eksena talaga dito ni Alitea, pero tignan natin kung ano at saan siya dadali ng pageant na yan. Yung lalaki natin malakas, pero yung babae, parang feeling ko medyo mahihirapan tayo maka-top 5. But mali natin, siya na yung hinihintay natin bago mag-supranational. Kasi syempre, matagal-tagal na rin naman itong hinihingi. Sa mga Mr. and Mrs., iba ang ipinapakita ni Mr. Philippines at saka ni Miss Philippines dito sa supranational. Teamwork talaga sila na lumalaban at ramdam mo yon. Si Thailand naman, opposite naman din. Parang yung babae malakas pero yung lalaki nila parang si Alitea lang yung galawan. Ganon. And then si Myanmar, actually, pareha silang okay. Tama lang yung galawan nila. But parang feeling ko mas malakas yung babae. And then, sa Malaysia, pareha silang walang pag-asa. Charot. And then, dito naman sa Laos. Yung Laos, parang feeling ko lalaki malakas more than sa babae. Maganda si babae, pero yung eksena niya parang gigewang-gewang lang. Mm-hmm. So yon, si Indonesia naman, syempre nagpiling silang winner. Charot. Pero hindi natin alam kung saan sila patutungo dito sa competition na to. So total suma, masasabi ko, good luck. Sa Asia, malakas ang laban ni India. Aminin natin yan. So yon, si India, Venezuela, Thailand, malakas din yung laban ni Thailand. And then Czech Republic, kumakabog din ng Czech Republic. At kung sino-sino pa man. Basta magtiwala lang tayo kay Miss Philippines na maniwala ka, kaya niya makatungtong ng top 5. Naniniwala ka ba? So, kung hindi, i-comment mo yan para at least alam ko. So, yun! Diba? So, basta good luck sa mga kandidato natin. So, basta ako mamaya,
feeling ko lalaban naman si Brandon. At abangan natin yan. So, laban lang Philippines, kaya natin to. Diba? And then, of course, doon naman kay Aletea, ngayon pa lang, congratulations. Charot. So, yun. Basta laban lang, kasi hindi natin alam kung saan patutungo talaga yung laban nila ngayon. Basta, abangan natin yung mga eksena nila. So, yun guys. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo. So, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan! Paalam. Thank you, guys.